Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga miyembro ng gabinete nitong Martes ang posibleng karagdagang pagluwag ng mga travel restrictions sa COVID-19. Ayon sa Office of the Press Secretary, na pag-usapan sa pulong ng gabinete ang mga health protocol ng bansa sa paglalakbay at ang panukalang karagdagang pagpapagaan ng mga paghihigpit. As a result of the cabinet meeting this morning, it was agreed and that the President would be issuing an executive order per the IATF recommendation to make indoor mask wearing also voluntary all over the Philippines with a few exceptions. Namely, that mask wearing would still be required in public transportation as well as medical transportation and in medical facilities. Mask wearing would also be highly encouraged for unvaccinated individuals, the persons with comorbidities, as well as senior citizens. In addition to this, it was also discussed that the remainder of stringent protocols, such as the requirement of pre-departure testing into the Philippines in the form of an RT-PCR, would also be removed. In addition to this, as far as unvaccinated foreigners are concerned, they would henceforth be allowed entry into the Philippines with only the requirement of presenting an antigen test 24 hours taken before departure, or an option of taking an antigen test upon arrival into the Philippines. Nitong September, sinabi ng Department of Health na pinag-aaralan nito ang posibilidad na magrekomenda ng karagdagang pagpapagaan ng mga paghigpit sa hangganan para sa mga dayuhan na gustong bumisita sa Pilipinas. Sina Senate Pro Tempore Loren Legarda, Senate President Juan Miguel Zubiri at iba pang mga senador ay bumiyahe sa France sa isang opisyal na pagbisita upang makipagpulong sa mga French senators at pag-usapan ng mga paraan upang palakasin ang bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Ipinahayag ni Legarda na ang mga paksang tatalakayin sa kanilang mga pagpupulong ay kinabibilangan ng blue economy at mga isyu sa kapaligiran. Binigyan din niya na ang pagsasaalang-alang sa mga isyu ay kinakailangan at mahalaga dahil ang mga ito ay may kaugnayan sa climate change na isa pa ring pangunahing concern para sa mundo. Ang kapatid ni June Villamor ang namatay na middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid ay nagbahagi ng impormasyon kabilang ang mga pangalan na maaring makatulong sa kaso. Sa isang ambush interview, sinabi ni Department of Justice spokesperson Mico Clavano na kasalukuyang bineberipika ng departamento ang impormasyong ibinahagi ng kapatid ng middleman. Ang kapatid na babae ay isinailalim sa Witness Protection Program ng gobyerno para matiyak ang kanyang kaligtasan. Nauna lang napaulat na humingi muna ng tulong ang kapatid ng middleman kay Senator Raffy Tulfo para matiyak ang kanyang kaligtasan kung isasaalang-alang ang impormasyon na nasa kanyang mga kamay. Nung pumunta siya dito, nakipag-meeting din siya kay Secretary Mulia kung saan binigay niya yung information na meron siya tungkol dun sa kanyang kapatid na pumanaw. And doon nakita na yung information nga relevant dun sa kaso natin, dun sa pagpatay ng kapatid niya. And agad-agad namin na tinawag yung witness protection para sila din ay gumawa ng isang interview doon sa witness natin. At yung ano naman nun, yung purpose naman nun, ay tignan natin kung yung risk doon sa buhay niya ay mataas. Pinayuhan naman ni Tulfo si Villamor na huwag ipahayag sa publiko ang mga pangalan ng tatlong sospek at sinabi niyang talakay nito ang impormasyon sa Department of Justice off-air. Ang bagong pelikula ni Gerald Anderson na To Russia With Love ay nakatakdang magkaroon ng global premiere nito sa Netflix sa November 1. Ayon sa Netflix, ang pelikula ay tungkol sa isang negosyante na nanalo sa pagmamahal ng isang free-spirited na traveler. Gayunpaman, kailangan din niyang mapagtagumpayan ang kanyang mahigpit at hindi sumang-ayon na ama.
Sa direksyon ni Veronica Velasco, pinagbibidahan din ng pelikula sina Scott Alexander Young at Elena Kozlova. Ang To Russia With Love ay isang proyekto sa ilalim ng Max Film Productions, ang parehong producer sa likod ng Dollhouse na nakakuha ng mga positibong review mula sa mga netizen mula nang ipalabas ito sa Netflix. At yan ang pinakaling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!